The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Is a lamp brought in to be placed under a bushel basket or under a bed, and not to be placed in a lampstand? For there is nothing hidden except to be made visible. Nothing is secret except to come to light. Anyone who has ears to hear ought to hear. And he also told them, take care what you hear. The measure with which you measure will be measured out to you, and still more will be given to you. To the one who has, more will be given. From the one who has not, even what he has will be taken away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We now come to the love of neighbor as part of the Ten Commandments of God. But we should know first the summary of the Ten Commandments and the purpose of the Ten Commandments. Of course, the purpose is to guide us, because there are lampstands along the way. And they are 10 commandments, because there are 10 important values in our life. From these 10 values come other values. And these 10 values are very important for the integrity of the individual and for the prosperity of the family and society. Regardless whether you are Catholic or not. Because the Ten Commandments is not given only to Catholics, but to all human beings. That's why there are 10 values. Number one, loyalty to God. That's the number one value. Ang imo kabuhi nagadepende kung sino imo Dios nga ginakilala. Ang mga values nga masunod depende kung sino ginasimba mo nga Dios. Kung matudtuod nga Dios, nagasunod ang imo priorities, understanding sang imo self, anthropology, understanding sang world and things around. Depende kung sino ang sentro sa kabuhi mo. That's why kung sentro mo tuntuod nga Dios, nag-flow ina sa dalom. Pero ang sentro mo pleasure, Dios mo ya pleasure, fidelity mo ya sa pleasure or money, na tanan-tanan nag-flow dira. That's why ang number one value is fidelity to God. Ako lang ang Dios. Wala na kamusang simbahon pa nga Dios. That's why kung malipat ang tao sa number one nga ina, sunod-sunod na sa dalom ang violations. Ma-violate mo ang number one, laban-laban ma-violate mo ang 9 remaining commandments. That's why una giginambal sa Dios, hindi thou shall not kill. Una yagid, sisa akong sino mo Dios, sino ginakilala mo nga Dios, ako lang ang Dios. Sundon niyo ako. Kung akon, ginahambal. That's why kung ang tao unfaithful sa Dios, gagamo siya. Gagamo iya kabuhi. That's why tanawon mo sa palibot, initanan tungod unfaithful ang tao sa commandments ng Dios. Maiban siya nga mga Dios-Dios nga ginasunod. Maiban siya nga narrative nga ginasunod. Hindi iya sentro ang tudtuod nga Dios. That's why hindi ginatun pagbuyan ng fidelity and loyalty to God. Ang atheist, ang materialist, ginareject nila ina. Kaya hindi sila gusto sang tudtuod nga Dios. Ti ang Katoliko, kung i-reject iya ang Dios, ti ano na lang matabo sa iya values.
Kaya ang center sang values niya hindi Diyos, kundi iban nga mga possessions, positions, pleasure. Number two value is reverence to God. Tahuran ninyo ang akong ngalan. Hindi ninyo inipagamita sing way kapuslanan. Reverence. Wala blasphemy. Kundi kung ngalan sang Diyos, butang nga Diyos nun. Butang nga sagrado. Wala ginadesecrate, kundi ginarespeto. Hindi lang nangalan, kundi tatak sang Diyos. Halimbawa, sa presensya sa Eucharist, kag sa mga sacred things, and sacred places, and sacred times. Reverence sa Diyos. Kung ang tao hindi magrespeto sa Diyos, nga-violate siya sa iban nga mga commandments. May nagasulat kontra sa Diyos. May mga movies nga anti-Christ, kadlawan nila si Kristo, ginayaguta nila si Kristo. Nga si Kristo na maesawa si Mary Magdalene. Amo na. So, Katoliko naghihipos lang, way sa ganda gidepensa. Reverence sa Diyos. Damo nga mga expressions ang sala sa kalibutan, irreverence sa mga butang nga sacred. Bisan sa pamayo-bayo, bisan sa sahi isang kanta, intentional or unintentional. Ang iyas ang Diyos, kagrespetuhon sa pamayo-bayo, sa actuations, sa reverence, sa pagluhod. Kung pwede ka malang kaluhod, pero iban nga tao, pwede kaluhod, hindi magluhod. Sa dapat ludhan nga reverence naton. That's the number two values sa aton kabuhi. Number three, service to God. Kagang service na ito, simba, ang munang highest service. How do you serve God? I-worship mo siya. Domingo nga adlaw. That's the number three value sa Ten Commandments. Sambalang Diyos, hindi ka mo magkalipat gid. Sa isa ka semana, dumdumon nyo. Bisan hindi nyo madumduman kada adlaw. Nami, dumduman nyo sa adlaw. Pero hindi mo pagpalipaso ng semana nga hindi ka makadumdum sa Diyos. Kag makaserve sa iya. Loyalty to God, reverence to His name, and worship of Him, most especially in His day, which we call Sunday. Sunod nga value, reverence sa parents. Indispensable, ginhambal gid sang Dios. Sa Ten Commandments, hindi ninyo pagpasugti ang community, hindi ninyo pagsundang palibot ng mga pagano. Kamu, tawo ko. Kagbilang tawo ko, amuning commandments, sa Egypt, kung anong ginobra nyo to sa una, wala, diri ka mo sa guwana, sa desert. So, amuning Ten Commandments, antes ka mo magsulod sa Promised Land, sundon nyo ni, kagamu ining sahi isang kabuhi, nga magsulod ka mo sa Promised Land. Respetuha ang inyo ginikanan. Kag may promise siyang ginbutang, niya ang nagarespeto sa ginikanan, galawid iya kabuhi sa kalibutan. Of course, ginexplainan nato ng respect sa ginikanan, obedience, kung bata pa kita, kung majority age na kita, respect, kaya may desisyon na kita sa aton self. Kung magtigulang na sila, kita yan, hamtong na.
support, financial, moral, prayer, support. Number four, values, tanawang community, tanawang kalibutan. Gusto niya i-destroy ang reverence sa parents. Gusto niya kuhaun sa parents ang authority over the children. Mag-decide kung anong mga education. Gusto niya separahon ang children sa father. Gusto niya palakton ang father para wala sang relationship sa kabataan. Gusto niya ma-destroy ang family. Gusto niya wala kasal. Gusto niya wala sang foundation sang family. Pinagustuhan na lang ang balasang Diyos, kung namuhon niya na, may grabe nga konsekwensya sa community. Kung nami ang family, damo nga mga sala kag mga crime ang madula. Pero may crime, vices, immorality, bangun weak ang family, ang relationship sang bata kag ginikanan sa lain-lain nga rason, sometimes legitimate, sometimes illegitimate. Tianuhon mo na kay wala sa obra, kuni mga abroad siya, tian mapektuhan ang pabataan, and so on and so forth. Basta kung legitimate man na illegitimate nga mga reasons naton, mga kunanudra, hindi pag-i-withdraw ang reverence sa ginikanan. Pero tanawa bala, bisan sa mga movies, ang la-proliferate nga mga ano, wala nagasunod kabataan. Hero pa kung di ka magsunod. Di ka mag-respect. Gina-distort. Mas gina-respect pa nilang hambal to law enforcer, sang sa ila parents. Ang number four nga commandments, tunga na, sa tunga, kay love of God na, kay ang parents representative sang Diyos sa kalibutan. So love of God man na. Pero at the same time, love of neighbor na, kay siyang una nga neighbor mo. That's why ginbutang siya sa four. So kung isipon mo na siya nga love of God, correct. Kay representative ang parents. Pero kung isipon mo na nga love of neighbor, correct man. Kay siya ang first neighbor. So siya na sa tunga sang Diyos, kag sang kalibutan, parents. Sunod, love of neighbor na. Una gid nga value, life. Nasa damo-damo nga properties ang imo neighbor. May milyon siya, may bangko siya, may ano siya. Ano ginang pinaka-importante nga value para sa life? And health, of course. Kaya ti life and health mo. Thou shall not kill. Ng number, amunang value gid nga. Balasang Diyos, hindi nyo na pagintrahan, hindi nyo pag-destroy. O, tanawang life, subong. Ordinaryo na lang, gusto ko maipatyon, bayad lang 50 mil. Patiro mo to. Kontra mo, patiro mo. Hindi ka lang gusto sa iya, ang ginahambala sa imo, patiro mo. Ano nang value? Abi mo ya, manok. Ang balasang Diyos, hindi na iya na tag-iya siya sang kabuhi. Steward lang kita. Kag kung steward kita, accountable kita kung anong ginhimo ta sa kabuhi. Life is the number one value. Wala na rights ang tao nga patay. Ano pang rights mo dira? Fundamental rights. O wala na siya life. Anong fundamental rights siya? Fundamental right to education, fundamental right to sustenance. Paano mo nahatag kay patay na na? That's why hindi mo siya pagpatyon, parang tanan nga mga rights masunod sa life. Wala na ginimbento sang gobyerno, iya na sang Dios. Antes pa ng mga fundamental rights sa UN ya, may 10 commandments na yang Dios, mo nang fundamental rights. Kay siyang tag-iya sang kabuhi ta. 10 fundamental rights. Life. Sunod,
purity, body. Thou shalt not commit adultery. Value na sa community. Pero kung i-legislate mong impurity, allow lang ma-proliferate ang mga pornography. Particular kaso kung ano-ano nga crime, ang pornografiya, wala mong inihimu na da. Oh, tanawa, tago na nga crime. Wala na yung gina-statistics. May crime da. Particular kaso ng ano, ano yung naganegosyo sina. Nga wala nyo na ginadakop o ginalimitahan. Nadakop nyo tayo na unvaccinated. Itong nagabaligya ito sa sigarilyo kag mga kahulubog ng ilim nun nga nagadestroy na isang body. Kaya nyo na nadakop. Ang pahimuyong da. Ang muna yung dakop. Itong baligya to sa sigarilyo. Nara o, oh, baligya sa sigarilyo, mo nang nakpabala. Diyan ang ga-destroy sang body and life, may cancer. Makutan yung mga doktor. Kung nakos ang damo ang cancer, tingawan nyo na. Kaya gina-distort, wala iya sang ano, yung selective. Hindi integral nga klase sang ano bala. Comment ko lang na, program mo nang ginagbalik ako nga when you nang ginadakopya kung concerned gid ka mo sa health nga ito ang nagahimo to kag systematic na nga negosyo na nga anti-health na nga wala nyo nang ginadakopya. Of course why ko na ha ang iban sa inyo may negosyo basta ikontrahon nyo ko sample ko lang na pinuming ko integral hindi ya selective ba. Itong seryosuhon mo, gid, ang Ten Commandments, o, body na, purity na, integrity na. Nga kung sigarilyo, kag ano, may freedom. Nga kung vaccine, nga daw wala freedom, how? Kakwestiyon lang ko. Kahit moral ako niya, wala ko ya sa kung ano da. Pari ko mong kundi moral. Tingaan mo na, anong morality sila dira? Compare sa diri. Anong principles ang morality diri kag diri nga hindi mo na ma-apply? Nga diri mo lang gina-apply, ang diri mo lahaw. O, kung tutuod gin. O. Purity, body, temple of God, instrument of the soul. So ang body naton is not only body, is the instrument of the soul. That's why ang body gina-take care na according sa imo religious perspective. Kaya ang body hindi na ma-separate sa imo belief. Kung seryosohon, good. Sunod. Katahom sang Ten Commandments, sundon mo lang. Sunod, property. Na hindi pagkuhaada ang propiedad sa imo isig katawo. Ipagkawata. Hindi paghisai. Hindi magkurap. Thou shall not steal. Sunod, good name. Good name. Na thou shall not bear false witness. Di mo pag-ubuan ang iyong reputasyon. Di ka maghimo-himo sa fake news. Para gubuan lang siya. Putan awa bala. Ga-proliferate. Wala sa mga legislation. Wala ang nahimo nga crime. Para sa Diyos, krimen na iya. Nga sa society, hindi krimen haw. Krimen to yung unvaccination. Do krimen. Pero ining reputation ni nga daw di man ni krimen. Para sa Diyos, krimen na ya. Ang Ten Commandments, crime na mo. Krimen ina. Good name. Thou shall not bear false witness. Ang 8 and 9, family.
Nimbalik siya sa family na thou shall not covet thy neighbor's wife. Property, di man property, persona. Siya po namin ko, owner. Siya nag-own sila. Di mo na napag-covet. And thou shall not covet thy neighbor's goods, ang iya household. Simbala sang Diyos, sundanin nyo ini kay maga peaceful gid ang inyo kabuhi. Di ko may violation dira, may himo na sang legislation ang church ka government, kagin violate mong one commandment, kundi damo imo mga violations, o di damo imo commandments. Damo imo regulations. Thousands na atong regulations sa iyasang Diyos, pulo lang. Nya sundan nyo lang ng pulo. Of course, specify nyo, ako na nudira, concretize, contextualize nyo. Puro pulo na amo ng values. Fidelity to God. Reverence of His name and the things related to God, heavenly things. Bible, kung ano na, relics, kung ano na. Service to God, especially on Sunday, Eucharist para sa Katoliko. Reverence sa parents, love sa family, sa parents, and authorities by implication. Life, body, property, good reputation, wife, households, pulo. Kagdira nag-revolve ang mga, may mga family code, may mga ito, mga penal code, mga kunanuda. Dira ga-revolve. Pero pilang Katoliko, gabalik kita diri, kaya mo ng love of God and love of neighbor. So wala siyang love of God, ka-ano man na, ka-abstract, no? Hindi na-abstract. Ano ba lang first three commandments? Hindi na-abstract. Love of neighbor, tipa ano? No, hindi na-abstract. Amo ning love of neighbor, ho? Ara, pito na. Parents, property, na. Pito na. Ngitaon mo kung ano ang konkreto ng love of neighbor, check mo lang ng pito kung may ginarespeto mo na. Amo ng love of neighbor. Of course, specify naton sa aton meditations and information for our transformation. So, katahum. Thank you, Lord, kay may Ten Commandments. Di na kami yung mag-imbento-imbento pa kung anong number one sa life? Anong importante sa life namon? Ten. Ara, munang pinaka-importante. Sunda lang ninyo na kay may sanctification, gid, and prosperity sa life. So, hindi na Ten Commandments. Nga memorize lang, and then pagkatapos, wala na. Kundi, it's a description of the human nature. Because the Ten Commandments came from the author of life. Nga siyang kabalo. Andaminin nyo ni, hindi nyo pag-isaksak sa 220 ni, kay 110 lang ni. Ini, andaman nyo. Hindi nyo pagbutang sa tubig ni, malupok ni. Na, kay siyang naghimo sina. That's why, kung mag-disregard mo na, magubain mo computer unit, the same sa aton life. Pulo. Ang balas ng Diyos, pulo. Andamin nyo niya. Sundan nyo, kay kung igamiton nyo ang inyong kabuhi in violations ng Ten Commandments, you will face the consequences. Ang Katoliko, wala ka pang lakaton nga bulag o dulum. May kasanag sa alagyan. Ten Commandments. Amen. Merciful Father, may our acts of love and penance bring us your forgiveness, open our hearts to your love, and prepare us for the coming feast of the resurrection. This we ask through Christ our Lord. Amen.